Ba. Kung nga pala, itong kalkal pipe ni Kuya. Check the mic and make sure it sound right, boys. So welcome back again on my YouTube channel, mga Solid Catalyst. And it's me again, Lian Vlog. For today's vlog, mga Catalyst, pag-uusapan natin kung paano ba talaga yung proper na pag-moto vlog. Or yung paggawa ng mga ganito, yung mga pinapanood niya sa akin, ganun. Kung ano ba yung tamang apps na gagamitin mo, tamang content na gagawin mo, at iba pa. Sana makatulong tong video na to para sa mga aspiring moto vloggers dyan na nagsisimula pa lang. So, ayun, without further ado, let's get it on! Woo! So, ayun na nga, no, mga Catalyst. Kagaya nga nasabi ko kanina, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat na gamitin, gawin. So, unang-una dyan, mga Catalyst, syempre, alam mo dapat kung ano yung ginagawa mo sa pag-moto vlog. Bakit ka ba nag-moto vlog? Ano bang purpose mo? Dapat alam mo yan, mga Catalyst. Syempre, hindi maiiwasan dyan yung mga gaya ng pasok ng editing. Unang-una, kailangan marunong ka mag-edit, mga Catalyst. Kasi sa editing papasok, kung paano mai-entertain yung mga manonood sa'yo. Although, kahit di ka naman marunong mag-edit, napag-aaralan naman yan. Kasi, kalimitan nyo yun sa panahon ngayon, pwede ka na rin mag-edit sa cellphone. Kahit ako, sa cellphone lang ako nag-edit, mga Catalyst. So, about sa editing naman, mga Catalyst, dati, nagsimula ako sa Android. Ang ginagamit ko is KineMaster. KineMaster ba yun o KineMaster? ATK siya, mga Catalyst, ha. Na-download ko lang siya sa Google. Tapos, libre na lahat. Transition, effects, mga fonts. Ayan, tapos, after na hindi katagalan, siguro mga 70% ng mga video na gawa ko ay galing yun sa Android. Na KineMaster app yung ginamit ko. Ngayon kasi naka-iPhone na ako, mga Catalyst. So, ang ginagamit ko na is yung CapCut. So, sa CapCut naman, tiyagaan lang din. Cellphone pa rin, mga Catalyst, take note. Ang pag-edit naman, mga Catalyst, napag-aaralan naman yan, no? At kung talagang busy dito sa ginagawa mo, madali na sa'yo yan. Kasi step by step, mag-improve naman yung mga bawat video na gagawin mo. So, first step, yun nga, mga Catalyst, kailangan marunong ka mag-edit. Kailangan may editing apps ka. Ang pangalawa dyan, mga Catalyst, syempre, dapat meron kang motor. Paano ka mag-motovlog kung wala kang motor? Hindi na motovlogging ang tawag doon, mga Catalyst. Pwede kang mag-bike. Bike vlog na ang tawag doon, syempre. Syempre, iba-iba naman yung mga hilig natin, no, mga Catalyst. So, kung trip mo talaga yung mga ganitong content, motovlogging kang para sa'yo, mga Catalyst. So, syempre, yun nga, kailangan may motor ka kasi parang action ka mong ganap dito eh. Parang maandar lahat ng nasa paligid na napapanood mo. Makikita mo yung mga nangyayari. Hindi yung parang nagre-review ka sa isang bagay. Tawag doon, review vlog na yung mga ganun. Okay. Mga nakauto ka lang, tapos nagre-review ka ng mga gamit, ganun. Ito naman is motovlogging. Habang nagmamotor ka, kinukuhanan mo yung mga nadadaanan mo, nakikipag-usap ka sa mga subscribers mo. Pangalawa, mga Catalyst, dapat meron ka talagang motor. Siyempre, pangatlo dyan, yan napapasok yung YouTube Studio. Sa YouTube Studio, mga Catalyst, sa mga hindi nakakalam, sa mga hindi nagbablog, ang YouTube Studio ang makakatulong sa inyo para ma-improve nyo yung channel nyo sa YouTube. Diyan nyo makikita yung analytics nyo, kung impression nyo, impressions through click ng mga video nyo, kung ano bang mas madaming nanonood sa'yo, lalaki ba o babae. Diyan mo rin makikita yung watch time mo, 2,000 watch hours, para ma-record yung monetization sa inyong channel at ang 1,000 subscribers.
So yung mga dinadownload nyo dyan na YouTube, hindi lang yun basta YouTube lang mga katulis. Meron pa tinatawag na TubeBuddy at saka YouTube Studio. So yung dalawang yun yung ginagamit ko para makatulong sa pag-improve ng YouTube channel ko. Pangatlo, kailangan nyo rin aralin yung analytics nyo sa YouTube Studio. Kasi napaka-importante yun mga katulis. Isa yan sa mga step or way para makatulong sa inyong channel. O ang pang-apat natin dyan mga katulis, dyan na papasok yung paggawa nyo ng magandang content o yung tinatawag natin na quality content. Kasi sabi nga ni Sir Sak, ng mga itong nakarang araw lang, mabilis kang makakuha ng followers. Halos 1,000,000. Kahit na tae content ka. O yung tinatawag natin na hindi naman ganun kagandahan yung content o yung topic ng video, pero nakakakuha ka ng magandang simpatya sa mga tao dahil namimigay ka ng mga ganito, nagpa-prank ka kay ganito ng mga sikat ng mga vloggers. Kailangan mo rin kasi kayo mga katulis, hindi lang basta-basta vlog na isushoot mo to. Kasi ang mga nanonood sa YouTube mga katulis, once na na-feel nila na na-board sila sa mga video mo, kumbaga, ayan, drive ka lang, tahimik ka lang, parang ganito. Kaya naman mga katulis, ano yung mga sinasabi mo, parang hindi mo sigurado kung ano yung sasabihin mo. Parang, ito mga katulis, ito, ano ba yun? Ano ba to? Ah, hindi, hindi, ito yun. Ay, mga ganun ba? Kailangan, yung mga ganun, papasok din yung editing. Kailangan, kapag once na nag-edit ka na, ikakat mo na yung mga video na yun. Parang yung mga manonood sa'yo, hindi ma-feel na mabobored sila sa pinapanood nila. Tandaan nyo mga katulis, mahalaga ang oras ng mga viewers natin, no? Kaya dapat yung panonood nila sa'yo, sulit. Hindi talagang sulit na sulit ba na hindi sila magsisisi na pinanood nila yung video mo. Diyan papasok ngayon yung pag-subscribe nila sa channel mo at babalik-balikan yung mga video na ginagawa mo. So yun mga katulis, pang-apat natin, dapat marunong kang gumawa talaga ng quality content. Usually mga katulis, kapag gusto mong mag-motovlogging, hindi naman ito yung dapat hindi related sa ginagawa mo yung topic mo. It's either tuturuan mo yung mga kapwa mo motorista, like example ako, nakaklik ako. Gumagawa ako ng mga video na pwedeng makatulong sa mga iba pang nakaklik or iba pang riders na naka-Honda Click para sa mga needs nila, like paano magpalit ng air filter, paano magpalit ng foot peg, paano mag-change oil yan. Yung mga informative video yan mga katulis. Yung mga ganun ba, kahit na normal na pagdadrive ka lang, at least yung topic mo ay sa motovlogging pa din. So hindi siya basta-basta magkukwento ka lang ng mga ganitong bagay. Like for example, alam mo ba mga katulis si Don Facundo, tumae dito sa kanto. Siyempre, yung mga viewers mo magtataka. Sino naman yung Don Facundo? Hindi naman namin kilala yan. Ikaw lang nakakakilala dyan. Mga ganun ba? Kaya kailangan, yung mga content na gagawin mo, yung pangkalahatan. Yung pang yung bang makaka-relate yung lahat ng viewers mo. Parang ganun ba? So, yun. Ang pinaka-importante sa lahat mga katulis, tandaan nyo, is yung content. Quality content talaga. Yan ang magpapalago ng channel nyo. Once na nagawa nyo ng tama yan. So, ang panglima sa pag-motovlog mga katulis, syempre. Dapat mahal mo yung ginagawa mo mga katulis. Yan lang. Enjoyin mo lang. Kung nandito ka para sa sound sa YouTube, hindi ka pwede dito. Unsubscribe mo na ako. Okay. So, naisipin na kikita kayo agad dito mga katulis kasi hindi. Literal na hindi, napakahirap. Bago ako ma-monetize dito sa YouTube mga katulis, inabot din ako ng 1 taon at kalahati. Hindi, 1 taon lang pala. Kasi nag-start ako March. Na-monetize ako February. So, halos 1 taon lang din. Alam niyo ang technique dyan mga katulis, kung isa ka sa sisimula pa lamang dito sa larangan ng motovlogging, enjoy nyo lang. Videohan nyo lang yung mga magagandang mapupuntahan nyo, yung bonding ng kasama nyo sa mga kaibigan mo. Enjoy mo lang lalo yung pag-edit, kasi edit ang pinakamahirap gawin sa pag-vlogging, hindi lang sa pag-motovlog. Kailangan marunong ka talaga mag-edit. Kailangan marunong kang ma-entertain yung mga manonood sa'yo, like yung pagpapatong lang ng mga simpleng meme dyan, kailangan yun. Shoutout ko nga lang pala no, ang memory.ph para sa boya mic natin, napakalino na ng audio natin.
Ayan, at sinisimulan ko ng maging best mga katulis ha, para sa vlogging setup natin. Kasi gusto ko rin naman na manood kayo sa akin ng hindi kayo nagre-reklamo na hina naman ng audio. Ang labo naman ng video mo. Mga ganun ba? Kasi dati mga katulis, mga sisimula pa lang ako, mga generic mic lang talaga ginagamit ko. Pagka naka-cellphone ka, tapos nag-earphones ka, kaluwa lang yung may sounds. Pagka naka-TV o laptop ka naman, goods naman siya. Pero yun nga lang, masyado siyang bassy. Mas lamang yung bassy niya kaysa sa boses mo. So bumili na tayo ng Boya Mic LM20 kay Sir Roland sa memory.ph. O yun, shoutout. Siyempre shoutout na rin sa mga solid katulis dyan, no? Kay Sir Jot, kay JM Narag. Kung gustong-gusto mo lang naman talagang gawin itong moto-vlogging at kung interesado ka, go for the better quality mga action cam, camera, mic. Ayan, mag-invest kayo. Pero kung wala pa naman kayo pang-invest, galingan nyo sa quality ng content nyo. Kaya yun lang mga katulis, quality content talaga. Before you start vlogging, learn how to edit. Kahit sa cellphone, mapag-aaralan nyo yan. And think about the quality content. Siyempre, mahalaga din dyan yung YouTube Analytics, YouTube Studio nyo. So, kung kayo ay nagsisimula na, download nyo na yan, ang inyong YouTube Studio, at malaking bagay yan para sa ikalalaki ng channel nyo. Siyempre, malaking tulong din dyan ang FB page, ha? O, tignan mo sila Motodex, sila Katagumpay, million-million na, di ba? So, ayun lang mga katulis. At sana meron kayong konting natutunan dito kung isa ka sa mga inspired mag-motovlog. Sana kahit na maliit lang yung channel ko, nakatulong ako ng malaki sa inyo. So, ayun lang. Lian South. Kaya nyo na yan. Good luck!